Isla ng Hagonoy. Dito matatagpuan ang marami at malalawak na palaisdaan sa lalawigan ng Bulacan. Kaya naman hindi nakapagtatakang naging tanyag ang kanilang bayan sa Sugpo at Alimango. Ano naman kaya ang masarap na luto sa mga ito? Lungsod ng Malolos, kung saan matatagpuan ang makasaysayang Baraswaing Church na ginawa noong taong 1859 ng mga Agustinian missionaries, kung saan ito ay nagsilbing session hall ng Kongreso ng Malolos. Ito rin ang lugar ng Constitutional Convention ng First Philippine Republic. Hindi lang tanyag ang lungsod ng Malolos sa kanilang makasaysayang pook. Nakilala din ito dahil sa kanilang ipinagmamalaking Empanada de Galiskis. Ang Bulakenya Eatery, isa sa mga gumagawa ng masarap na Empanada de Galiskis. Tara at atin silang bisitahin. Yung panada nito, doon pa sa nuno namin na natutuhan. Noong panahon, 1820, panahon Kastila. Kasi ako huling-huling naging tagapagmana. Sinabi nga sa akin, pakuha namin ito yung panada, diretso na namin, huwag kami bibitig. Nooy Empanadang Malolos ang kanilang tawag dito, ngunit nang maraming gumaya, pinalitan nila ang pangalan nito at ginawang Empanada de Galiskis dahil na rin sa kakaibang itsura nito na tila kaliskis matapos maluto. Nasisiyan ako, tutuwa ako, tumanda ako na naging sumikat itong empanada. Kumaro, yung empanada namin, nakakilala lang lahat ng mayaman dito sa Malolos. Bulacan. Nung nauwi ako dito, 6 years old ako. So, I am 42 now. So, ganun na po katagal. Alam ko po na sila talaga yung mga original na gumagawa nun. Kasi po, ayon sa tita ko, tsaka po yung mga, ayon po sa father ko, mga taal na taga Malolos. Kaya po, alam ko po na sila yung talagang tunay na mga tagapaghawak nung kaluto na Empanada de Galiskis. Ba. Una po, ang empanada natin, siya lang yung tanging empanada na natikman ko aside from do sa ibang empanada ng ibang lugar na matamis, medyo manamis-namis. Although chicken po siya, yung feeling is chicken. Pero makikita mo po na yung bahid ng yung panlasang Maluleño, panlasang Bulakenyo na tayo po mahilig tayo sa mga matatamis talaga eh, tsaka yung medyo malinamnam, ganun. Ito ang balat na empanada. Nililigit namin para
ganito ang pagkakaliskis. Ito, nilalagyan namin ng itlog. Ito ang pinakalaman, manok at saka patatas. Ang kakaiba at masarap na empanada de kaliskis. Mga taga Bom Bulacan, lalo na ang Malolos Bulacan, umari lang, dalhin natin ang empanada de kaliskis. At yan ang ating pinagmamalakit dito sa Malolos. Tayo lang ang walang sikat na natatanyag na ginagawa ng Malolos. Bukod dito, kilala din ang lungsod ng Malolos sa kanilang ensaymadang Malolos. Isa ang Eurobake sa gumagawa ng masarap na ensaymadang ito. Madang Malolos, kasabay na rin ng inipit, 1945. Kasabay niya, yan ang dalawang specialty namin na ensimadang Malolos sa inipit. Ito iba-ibang size ng ensimada natin. Meron pinakamalaki na with ham, tapos yung sunod na size, pero walang ham. Tapos ito yung isang medium size. Naiiba at talagang masarap ang kanilang ensaymadang Malolos dahil sa mga sangkap nito gaya ng itlog na pula, cheese at butter.